Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ng katarantaduhan at kagaguhan nga ng mag-asawang Romualdez na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga natin maiiwasan na makamagmura ang ating mga kababayan dahil nga sa mga kalokohan na ginagawa nila sa bansang Pilipinas at talagang paggagancho sa pera ng bayan. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang mataas nga kasi ang kanilang mga protektor na si Lisses Mags at si Kuting ng Norte na ito dahil talagang pangungulimbat na lang ang kanilang ginagawa. Aminin man natin sa hindi, marami tayong 31 million na umasa sa pagbabago ng Pilipinas. Ngunit iba nga ang pagbabagong nangyari dahil nga sa kasamaan at sa kasakiman pala ang pagiging pagbabago ng bansang Pilipinas. Ang unitim pala na sinasabi ni Kuting ng Norte na ito ay unitim ng mga korap ng mga opisyalis at magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya naman dapat sa mga ito ay talagang hindi na tatantanan at huwag nang hintayin pang matapos ang kanyang termino. Ito ang babala ng maraming netizen dahil talagang dismayado na sila sa pamumuno ni Kuting ng Norte na ito. Dahil kung pag-aaralan at titignan natin, nagbalikan nga ang mga karumal-dumal na nangyayari sa bansang Pilipinas. Tulad na lamang ng mga pulburon, mga kriminal at mga iba pa, at pinapalaya pa nila talaga ang drag queen na si Dilima sa kulungan. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang pera-pera na lang ba talaga ang kanilang ginagawa para yumaman pa na hindi rin naman nila ito madadala sa kanilang hantungan. Dito natin makikita na wala na talagang kwenta ang administrasyong ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Congressman Abante, amatras ka na! Sabi ko sa inyo, wala kayong magawa pag Duterte na ang gumalaw eh. Hindi nyo kaya eh. May power yung mga yan eh. Di ba? Ayan, mega love shoutout, Sir Foodinet. Ay, mega love shoutout sa yan, Elite Warriors. Ayan po mga kaibigan, no? Sa umpisahan na kagad natin guys, kasi Lunes ngayon, eh, no? Magandang Lunes po sa ating lahat pala, no? Magandang Lunes sa ating lahat. nakakatuwa lang mga kaibigan. Alam mo, kayo na po pagbukas ko sa computer guys. Kasi buong maghapon talaga ako nakapahinga nung Linggo eh. Hindi ako nagbukas ng mga balita. Pero nung binuksan ko po nung kanina guys, tuwang-tuwa ako kasi nga, si Attorney Harry Roque kaagad yung nakita ko. Alam mo naman tayo, ang unang-una kong pinupuntahan, si Attorney Harry Roque. Nung pagkita ko sa kanya guys, ang sabi niya, wala na pong ICC, itaga niyo sa bato. Tuwang-tuwa ako mga kaibigan, para akong nabunutan ng tinik. Biro niyo guys, natutulog pala sa pansitan yung prosecutor. Kaya wala talaga silang magawa. Di ba? Sige pa, Abante, pumalpa ka. Pumalpa tuloy. O, tin mo, sino nakakahiya ngayon? O, di ba? Tanong ko lang sa inyo mga kaibigan. O, di ba? Inaabangan ko po lagi 2 times a day ang channel nyo, Sir Foodie. Ah, talaga, maraming salamat, Susan Aviles. Maraming salamat, Susan Aviles, ha? Oh, nakaabang kasi si Susan kaya nakita kaagad niya eh, no? Oh. Alam niyo mga kaibigan, nakakaano lang talaga kasi pinipilit pa nila eh. Pinipilit pa nilang papasukin ng ICC. Eh ilang beses na po sinabi yan ng mga expert na hindi nga wala na tayong jurisdiction ng ICC. Kasi nga ang unang-una mga kaibigan, kumalas na tayo diyan eh. 'Di ba? Ngayon, ang ipakita niyo resibo. Tama ka, Bisnak TV, no? Ngayon, ang ipakita nyo, resibo. Oh, kasi wala ng ICC, oh. Talo kayo sa impeachment. Impeachment nyo, wala. Oh. Yung si confidential funds nyo kay VP Sara, kaya nyo yung siya impeach, wala. Oh, ngayon naman, ICC, wala din. Oh, ngayon, kami naman. Oh, resibo naman. Oh, di ba? Resibo naman ngayon ang ipakita nyo. Para patas ang laban. 'Di ba? Oh. Yung sa ICC niyo wala na.
O, sinabi na ni Attorney Harry Roque yan, confirm, wala na pong ICC. O ngayon, resibo naman ang ipakita nyo sa amin. Para ano? Para all, if, all fair, no? Para fair game. Para wala pong ano dito. Baka sabihin nyo naman, di ba? O, kayo naman ngayon mga congressman, lalo na ikaw congressman Abante, o, maglabas kayo ng resibo liquidation. Mag-audit tayo in public. Total, tapos na eh. Wala nang ICC. Ano pang gagawin nyo sa ICC? Eh, hindi na nga pwede eh. Di ba? Hindi na nga magpo-prosper yan eh. O, pag lumabas kayo, ng list, pag nag-open book kayo or buksan yung libro nyo, no, binuksan yung libro nyo, matutuwa na po ang mga tao niyan. Di ba? At least, nagpakita kayo. Pero hanggat hindi nyo pinapakita yung libro nyo, wala pong mangyayari dyan. Kasi alam ng mga tao guys, nililihis lang tayo eh. Di ba? Pinaikot-ikot lang yung mga tao eh. Para po, maano tayo, no, malihis tayo dun sa open book or buksan ang libro ng accounting. Di ba? Oh, ito, bago natin pag-usapan yung napakatinding issue na yan, no? Sa ICC mga kaibigan. Puntahan muna natin itong litrato na to guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Ayan, no? Oh, hindi pa nakakahiya yan mga kaibigan. Tingnan nyo, panoorin nyo. Tingnan nyo sa screen nyo guys. Di ba nakakahiya yan? Grabe naman talaga itong mag-asawang tambaluslos na to. Ayan, no? Burial requirements. Grabe, andyan yung mukha nila, guys. Anong ba sasabihin nyo dyan? The last time po, pinakita ko sa inyo, yung sa medical bill. Ngayon naman, ito, oh, burial requirements. Kailangan ba talaga yung mag-asawa, yung andyan yung mga mukha nyo? Diba? Ayan po mga kaibigan, no? Oh. Anong masasabi nyo dyan, mga kaibigan? Kayo nang bahala. Kayo nang bahalang humusga dyan. Itong mag-asawang tambaluslos, lahat po ng mga assistants, mga kaibigan, nilalagay nila ang kanilang mga mukha. Kasama po ang tindog party list. Ito pa, mayroon pa akong ipapakita sa inyo bago ko po i-play si Ms. Sas Rugando. Ito po, oh. Ayan, oo. Oh. Isa pa yan, contract signing, tingog, alagang tingog. Ayan o, tama ba yan? Contract signing, kailangan ba talaga may ganyan? Tingog party list. Dapat pala hindi tingog eh, dapat pala tingog party list eh. Oh, baga kayo mga naong, no? Grabe kayo ba, no? Baga kayo mga naong, eh. Ah, awa, oh, tanawa, oh. Oh, alagang tingog. Oh, meron pa, may papakita pa tayo. Oh, ayan, oh, asa na ba yon? Sabi, isa pa. Oh, ayan, endorsement. Ito yung i-explain po mamaya ni Ms. Sas Rugando Sasot, mga kaibigan. Dahil, kumakalat ngayon sa social media na ang malasakit center po ginagamit po mga kaibigan. Ginagamit ng mga ibang mga politiko para po kunwari sila po ang nagbigay ng tulong. Bakit may endorsement pa? Bakit may referral pa? Okay, alamin po natin mamaya yan. Ito po, no? I-play po natin si Ms. Sas Rugando Sasot. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, pakituslok lang po guys. Paki-subscribe po ang ating channel at paki-share po ang videos. Maraming salamat. Tuslok-tuslok na mga kaibigan. Ito na po si Ms. Sas Rugando. Pakinggan po natin mabuti guys para po para sa ating lahat 'to, no? Para po matulungan tayo guys. Kasi nga niloloko talaga tayo ng mga tambaluslos eh. Okay? Ito po pakinggan po natin mga kaibigan. Tarantado po ng tingog party list at ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, mga Pilipino. Okay? At hindi po natin ito hakayaan dahil dapat doon lamang tayo sa tama. Pakishare-share lang po.
kung gusto niyo pong malaman ang totoong proseso ng ating Malasakit Center. Okay, para malaman niyo po ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Okay? Para hindi po kayo naloloko ng mga politiko at nagagamit ng para sa kanilang katarantaduhan at kaipalan at kakupalan at putang inang katigasan ng pagmumuka. Nagalit na si Misas. Nagalit na po. Nang hindi po kayo nagagago kasi kakaibang panggagago itong ginagawa nila. No? Niloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, i-share nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang pain, kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Pink Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na ano to, meron silang papakita ko sa iyo. So may ganyang kumakalat, 'di ba? Nakikita niyo yung kumakalat ng ganyan na ang ano niyan is referral barcode. Okay, referral daw ito sa ospital, referral. Ang referral ay ito, yung pagmuka ng mag-asawa, yung nakabalandra dun sa voucher, may tingog pang tingog party list pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito, hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating line. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa Tingog Party List para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center, ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinangungunahan ng kanyang asawa ni Yeda Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Pigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ah, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representative sa tuwing mangangailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So yun ang sinabi ng page ng Tingog Party List Cotabato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang Tingog Party List. Naintindihan niyo yung sinasabi. Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? Isa raw ito sa requirement ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa hindi niyo po, sa mga hindi po nakakaalam,
Ang Malasakit Center po ay ito ay nagsimula, ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay, one-stop shop. Ibig sabihin, lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay, nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat. Okay? Or pwedeng sila-sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Senator Bongo. Okay? Noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center. At nung na-elect si Senator Bongo, na isabatas ang Malasakit Center Act. Okay? Noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng tingog, ha? Kaya kita mo pinagluloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila 'to. 'Di ba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So pupuntahan natin yung batas. Dapat ang tingog party list, pag mag-explain, dapat naaayon sa batas, hindi ba? Okay. So ito ang implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So, pagtitingnan po natin ng implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo, services, di ba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng ano sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements. Kita nyo? Documentary requirements. Pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, chemodialysis, ganyan. Ayan lang, okay? Pag DSWD, kahihingi ng financial assistance, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID or other legitimate proof of identity, official price quotation of general assistive devices, funeral contract, kung burial, okay? So, origin, ganyan, okay. So, DOH, pag medical assistant, medical certificate, certificate of indigency, drug or medicine prescription, laboratory or diagnostic request, hospital bill. Okay, availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating agency. So, host hospital desk, nandun lang sila. Oh, PCSO desk. DSW desk. Oh. Sabi. Diba? Oh, outpatient. Oh. Ngayon, kung referred patients, kita mo. Referred patients. Oh, wala naman ditong guaranteed letter. Diba? Paano ka bakit kailangan ikaw ang mag-guarantee? Diba? Bakit ikaw ang mag-guarantee? Nasaan dito sa batas? Ang magre-refer ng patients ay yung hospital. Okay.
ikaw. Nakita nyo ba? Hindi nyo kailangan lumapit sa politiko para magkaroon ng referral. Tama. Tama. Ayon sa Malasakit Center, okay? Nandun na nga lahat ng serbisyo. May documentary requirements sila. Walang guaranteed letter for... Uulitin ko po. Wala pong requirements sa batas ng Malasakit Center na kailangan meron kang referral letter mula sa politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng Malasakit Center. Wala pong ganun sa batas. Pag sinasabi nila na kailangan mo ng ganun, pinaglololoko po kayo ng mga politikong yan. Walang ang titigas ng mga pagmumuka ng mga politikong yan. Wala pong nakalagay sa batas na Malasakit Center Act na kailangan mo ng referral mula sa kahit sinong Poncho Pilato para ikaw ay makapag-avail ng nararapat sa iyo na serbisyo ng gobyerno. As long as ikaw ay financially incapacitated na patient at indigent, meron ka lang ibibigay na requirements at wala po sa requirements na kailangan mo ng referral ng politiko para mabigyan ka ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong ganon. Uulitin ko, okay? Halimbawa, kukuha ka ng DOH medical assistance. Ang kailangan mo lang ay medical certificate or medical abstract, certificate of indigency, drug or medicine prescription or treatment protocol, laboratory or diagnostic request, at hospital bill. Wala pong nakalagay doon na kailangan mo na may referral ka or guaranteed letter mula sa isang politiko. Ginagawa kayong tarantado ng mga politikong yan na hindi sa inyo pinapaalam ang tunay na prosesong nakalagay sa batas. Wala pong nakalagay sa batas ng Malasakit Center na kailangan ay may referral ka ni congressman or ng isang party list. Wala pong nakalagay sa batas na ganyan. Tinatarantado kayo ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa. Boom! Ayun o. Mag-asawang tambaluslos! O, sabi po ni Lilibet de la Cruz, o, ako check up lang pag may resita na galing doktor. Punta agad sa Malasakit, ipakita ang ID mo, direct mo na sa Malasakit lang beses na ako kumuha niyan. See? Pipila ka lang doon, mga kaibigan. Pipila lang po ang gagawin, guys. Pero ang ginagawa po nitong mga tambaluslos na mga mag-asawa na to, kailangan pa daw kumuha ng referral at andun yung mga mukha nila. So talagang tama itong sinabi ni Mrs. Astrogando Sasso. Talagang ginagago talaga nila ang tao, itong mga tambaluslos na to. Tapos, yan ba ang gusto nyo maging pangulo? Ha? Yan ba ang klaseng leadership ang gusto nyo? Yung mga tambaluslos na yan? Eh, dito pa lang yun. Ano pa lang yan, ha? Malasakit Center pa lang yan. Pinaikot-ikot na nila ang mga tao, mga kaibigan. Paano pa kaya pag naging pangulo yan? Ano pa kaya ang gagawin yan? Di ba? Kasi simple lang naman yan eh. Pipila ka lang doon. Magtiis ka lang talaga kasi sobrang haba daw talaga ng pila. Pero wala na pong kailangan yan, guys. Hindi na kailangan pa ng referral ni Poncho Pilato. Di ba? Mga putang inang to. Nako, nagalit na po si Miss Sas. Gagawa kayo ng rason. Eh wala naman sa batas yung sinasabi ninyo. Oh. 'Di ba? Sa DSWD, pag kukuha ka ng financial assistance, ang kailangan mo lang ha, photocopy of a valid government issued ID or other legitimate proof of identity. Ikalawa, official price quotation of general assistive devices. Ikatlo, funeral contract, death certificate or certificate from tribal chieftain, imam or doctor or authorized medical practitioner in the absence of a death certificate and transfer permit if applicable, original unified intake and certificate of eligibility. Wala pong doon halagay na kailangan mo ng referral mula kay congressman, kay senator. Wala pong nakalagay doon, tinanggal,
Wala nga yun eh. Ang ito ang nakalagay sa batas. Kaya yung mga umeepal ng politiko dyan, yung mga umeepal na politiko na mag-i-issue kami sa inyo ng guaranteed letter, kinukupal kayo. Kinukupal kayo. Ngayon, halimbawa, ikaw ay nasa private hospital. Okay? At ikaw ay tapos for yung hospital ay walang malasakit center. Pwede kang i-refer ng hospital na yon kung ikaw ay nangangailangan. Nakalagay dito sa IRI, sa Implementing Rules and Regulation ng Malasakit Center. Referred inpatients from hospital with malasakit centers shall be billed out by the receiving patients. The referring hospital can pay the bill and charge it in the patient's hospital bill. Charging order shall be followed. Okay? For referred inpatients and outpatients from hospital without malasakit center, patients with referral from MSWD shall be accommodated in the receiving malasakit center. Yung malasakit center. So, bakit kayo? Okay? Nasaan dito na ang party list involved sa implementation ng malasakit center? Ginagago ninyo ang taong bayan. Naglalagay kayo, kayong tingog party list, naglalagay kayo ng proseso na hindi kailangan. Kaya nga, tama. Hindi kayo, wala kayo sa batas. Umeepal kayo sa proseso na hindi naman kayo kailangan. Hindi kayo kailangan. You are not necessary in the process. Wala rin kayong na idadagdag na tulong. Dahil pera ito ng taong bayan. Ang magre-refer ay medical social worker. Okay? As a result of his or evaluation using a standard form in determining patient client's eligibility to avail medical and financial assistances. Certificate of eligibility. Paano kayo naging medical social worker? Kayo nag-i-issue ng certificate of eligibility. Di ba dapat DSWD yan? Or DOH. Anong mali? Sabi dito, mali po kayo. Sabi, mali po kayo. Ano to? Sabi, anong mali? Ano daw yung mali sa akin? Paki-repost nga yung comment. Ano daw, mali po kayo, madam, sa nung kailangan po namin ng ano nakalagay? Ano daw yung mali ako? Sabi ni Sabatch. Mako. Sabi ni Mako, paki-repost nga yung comment ni Mako. Yung mali daw ako. Mali yung batas, Mako? Ako, mali yung batas? Binasa ko yung batas sa'yo. Ito yung implementing rules and regulations sa Malasakit Center. Hindi ako yung mali. Mali yung batas o yung mali yung batas o yung nagpapatupad ng batas? Diba? Sabi, mali po kayo. Paki-repost nga yan. Hindi, paki-repost. Wag, ipaki-copy and paste pala yung comment ni Mako. Sabi, mali. Kasi hindi ko makita yung buong comment eh. Kasi naka-reply lang yung nakikita ko. Ah, ito, nakikita ko na. Sabi ni Mako, mali po kayo, Madam Sasot. Nung kailangan po namin ng malasakit, kailangan daw po ng request letter kay Alfred Vargas, sabi ng namamahala sa barangay namin. Hindi po ako mali. Ang mali po yung barangay ninyo. Oo. Nagigets ninyo? Hindi po ako ang mali. Binasa ko po sa inyo yung batas. So, sino yung tama? Yung batas o yung barangay ninyo?
Mamili ka. Mamili ka ano? Mamili ka Mako Taba. Diyos ko dahil. Troll account pa to. Mamili ka. Troll account na Mako Taba. Sinong tama? Yung batas na malakit malasakit center? O yung barangay ninyo? Kayo. Kayo mga nakikinig sa akin. Sino ang tama? Yung batas na malasakit center? O o yung barangay ni ng troll account na yan? Wala kang kailangang referral letter na nakalagay sa batas. So kung sinasabi na kailangan mo ng referral letter mula kay congressman, kay senator or ganyan, wala po ito sa batas. So hindi po ako mali. Ang mali po yung nagsasabi sa inyo na kailangan nyo ng referral letter. Wala pong ganung. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na talagang hindi nga tinatantanan ni Zaz Sasot at ng mga iba pa na isiwalat ang mga kabulastugan na ginagawa ni Tambaloslos Romualdez, Lisas Mags at Kuting ng Norte. Hindi nila hahayaan na babagsak ng tuluyan ang bansa nating Pilipinas dahil lalo tayong naghihirap dahil sa mga tukmol at gamol sa kapangyarihan na ito. Kaya naman dapat nang ikulong at parusahan at magkudita na. Ito ang babala ng maraming narisip. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.